Para makuha ang delayed nilang sahod, pinagre-rehistro muli ang mga Pilipinong natanggalan ng trabaho sa isang kumpanya sa Saudi Arabia mula 2015 hanggang 2017. Kabilang dyan, yung mga dati nang nagparehistro sa OWA, bagay na pahirap daw ayon sa byuda ng isa sa kanila. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matatapos na nga kaya ang paghihintay ng may 10,000 overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia matapos bumagsak ang presyo ng langis noong 2014? Gumugulong na kasi ang registration at pag-a-update ng datos ng mga claimant kaugnay sa hindi nabayarang sweldo ng kumpanyang Saudi Auger LTD sa pagitan ng 2015 hanggang 2017. Kasunod ito ng pangako ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre na magbabayad sila ng 2 billion riyals o 30.5 billion pesos sa mga Pinoy claimant. Hinihintay na yan ni Arcel Bigayan, misis ng claimant na si Rodolfo Bigayan na nakabalik sa bansa noong 2017 at pumanaw sa atake sa puso noong 2020 pero hindi pa rin natatanggap ang sahod. Sa Saudi pa nga lang daw ay nagparehistro na ng claim ang mister at sumailalim din sa proseso ng OWA. Kaya pinagtataka niya ang abisong magrehistro sa Saudi Embassy sa pamamagitan ng link na nasa inyong screen ngayon. Dito ay kailangang kompletuhin ang mga datos o dokumento kaugnay sa naka-file na claim bilang dating empleyado ng Saudi Auger LTD. Yan daw ay kahit nakarehistro na noon sa OWA tulad ng asawa ni Arcel. Yun namang hindi pa nakapag-submit ng claim, pwede raw magsumite sa email na ito. Kapag po namin ang mga widows, hindi po kami basta-basta makapag-register po doon sa link ng IHA. Dahil po hindi po naman namin alam kung ano po yung ilalagay namin mga information doon. Ba't kailangan pang mag-register? Dahil ang inaasahan po namin is yung itinangako ng hari kay TPDM na regalo. Yung po ang sinasabi ng iba, bakit nahihirapan pa? Naintindihan naman namin to. Di ba, Pio, medyo emotional eh. Itong issue na ito, gusto lang namin ipaalam sa inyo po. Siniseryoso ito ng Department of Migrant Workers. Wala pong lumilipas na linggo na hindi kami nagpa-follow up sa aming counterpart sa Saudi government. Kung may tanong naman daw ang OFW o yung pamilya ng pumanaw na OFW tungkol sa claim, pwedeng sumulat sa email na ito mula sa Embahada ng Saudi Arabia. Sa panig naman ng Pilipinas, pwede raw kayong mag-email sa Department of Migrant Workers o makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Riyadh. Kinalma rin ng DMW ang mga claimant na anilay matagal nang naghihintay. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang gusto namin, kung ano lang yung sasabihin ng Saudi Embassy, Saudi Government sa amin, official channels, yun ang gagamitin po namin para maisulong yung inyong matagal na talaga na pinaglalaban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.